Mga idol, pagkatapos nga pong mag-request kahapon si Kyrie Irving ng trade sa Brooklyn Nets, ay nagbigay na nga po sa kanya ng mensahe ang kanyang teammate na si Kevin Durant. Yan naman ang ating unang pag-uusapan ngayon na sasamahan ko na rin ng balitang interesado nga po ang Dallas Mavericks, kina Bojan at Bogdan Bogdanovic, at ang balitang tuluyan na nga pong nagsalita si LeBron James tungkol sa naging tweet nito kay Kyrie Irving. Nasabi ko na nga po sa inyo mga idol na isa nga po ang superstar na si Kevin Durant sa mga nagulat ng ilabas kahapon ang balitang trade request ni Kyrie Irving sa Brooklyn Nets. Hindi nga ito makapaniwala na mauulit na naman ang problema ng kanyang kupunan. At ang mahirap pa nga po dyan, hindi na rin naman nga daw po maayos pa ang relasyon ngayon ng Brooklyn Nets at ni Kyrie Irving. Sa katunayan, hindi na nga po maglalaro pa ni isa mang game si Kyrie Irving gayong season simula nang mag-request ito ng trade. Yes mga idol, tama nga pong inyong narinig. Hinding-hindi na nga talaga babalik pa si Irving sa kanilang lineup kahit meron pa siyang kasalukuyang kontrata. Kaya mukhang ito na nga talaga ang katapusan ng tandem ni Kevin Durant at Kyrie Irving. At pagkatapos nga pong lumabas ang balitang yan mga idol, agad na nga pong nagbigay ng mensahe si Durant sa kanyang teammate. Ayon nga po sa kanya, bagamat man nga sobra siyang nagulat sa nangyayari ngayon sa kanilang kupunan, nire-respeto pa rin naman nga po niya ang desisyon ni Kyrie Irving ngayon. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas pa lang na balita na interesado nga po ang Dallas Mavericks kina Bojan Bogdanovic at Bogdan Bogdanovic. Ayon nga po mga idol sa inilabas na balita ng Yahoo Sports, sa sobrang desperado nga daw po ngayon ng Mavericks na makakuha ng katulong ni Luka Doncic, susubukan nga po nilang kunin sina Bogdan Bogdanovic ng Atlanta Hawks at si Bojan Bogdanovic ng Detroit Pistons. Pareho rin naman nga silang merong dissenting shooting na siguradong makakatulong sa kanilang kupunan. At syempre, bukod nga po dyan, isa rin naman nga po ang Mavericks sa mga teams na mga naibalitang interesado kay Kyrie Irving gayong gusto rin naman nga po nilang makakuha ng bagong katandem ni Luka Doncic. At gayong nabanggit nga po natin ang Lakers mga idol, diretso nga tayo sa ating huling storya ngayon sa balitang nagsalita na nga po si LeBron James kay Kyrie Irving. Isang araw lamang nga po mula nang mag-request si Irving ng trade sa Nets, ipinaliwanag na nga po ni LeBron James ang kanyang naging post sa social media. Ayon nga po dito, hindi rin naman nga daw iyon patungkol kay Irving, gayong pinagbabawal rin naman nga po ng NBA na mag-recruit ng mga players na mayroong pang kontrata. Kaya iiwasan muna nga po nito ang mga tanong patungkol sa kanyang dating teammates. Bali, ang trabaho lang naman nga po niya ay pagbutihin ang kanilang mga laro gayong sa pagkatalo nga po nila ngayong araw kontra sa New Orleans Pelicans sa score na 131-126. Hindi na nga po sila pwede pang magkamali, kaya pinapaubayan na lamang nga daw niya iyon sa front office ng Lakers. And speaking of Kyrie Irving mga idol, hindi lang naman nga po Lakers ang nag-iisang team sa lugar ng Los Angeles ang kumukuha at target si Irving gayong base nga po sa ibinalita ngayon na inilabas ni Adrian Wojnarowski ng ESPN. Kasali na nga po ang Clippers sa mga makikipag-aguan sa superstar point guard ng Brooklyn Nets. Sa katunayan, meron nga daw itong napakalaking offer para sa Brooklyn Nets. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinagkwentuhan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Thanks for watching mga idol.